Thank you, worship team, sa magandang worship po natin. Ang ganda din po ng hymns natin. Naalala ko yung isang member na wala siyang absent for 4 years. Dire-diretso. And so the pastor decided to reward that lady. Tinawag niya sa harap. As a reward sa'yo, you can choose 3 hymns na kakantahin natin. So umakyat na siya sa stage and then sabi niya, I choose him, I choose him, I choose him. So yun yung 3 hymns niya. Okay, so this month, we have experienced flooding. Maraming mga na-experience, may mga bagyo. And so, isa sa lugar natin dito, sa province, merong isang pari na pumupunta siya sa mountain to preach at least twice a year. And so, pagdating niya doon, sa pagpunta niya, tiyempo na may bagyo, may ulan. So, it's slippery, so mahirap pumunta yung mga tao. Pagdating niya sa kapilya, sa chapel, isa lang yung tao. So, ang ginawa niya, inisip niya, lapitan ko na lang at sabihin ko, wala nang ano. Sabi niya, brother, kapatid, pwede ba na hindi na tayo magtuloy ng misa natin kasi iisa ka lang? Sabi naman ng lalaki, I don't know with you, father. Hindi ko alam sa'yo, padre. Kasi I'm just a cattle raiser. Nag-aalaga lang ako ng baka. At pagka nagpakain ako ng baka at iisa lang yung dumating, pinapakain ko pa rin. Ayun, nasaktan yung padre, no? Sabi, aray, sige na nga. So bumalik siya sa pulpit, no? Prepare niya yung misa niya, inanda niya yung preaching niya, at yung preaching niya na 15 minutes, yung homily niya for 15 minutes, naging 45 minutes. So he's so passionate in sharing, very thankful talaga siya, blessed na blessed siya. And so after ng misa, tuwang-tuwa siya. Pumunta siya sa lalaki. Sabi niya, kapatid, kamusta? Na-bless ka ba sa mensahe natin ngayon? Sabi naman ng lalaki, I don't know with you, father. Hindi ko alam sa'yo, padre. I'm just a cattle raiser. Kung magpapakain ako, at saka isa lang yung dumating, hindi ko siya papakainin na sobrang dami. Pang-isa lang din. Okay, so since medyo madami naman tayo ngayon, no? Pang-marami din nata yung handa ko. Okay, so ang topic po natin is preserving togetherness. So, what can the Bible say about preserving togetherness? Paano ba natin ma-preserve ang togetherness? Okay, so before we continue, let us pray. Father God, we just want to thank you for this opportunity that again we can listen to your word. Again, we can reflect with our lives. We can reflect with your word. We can reflect with the things that are happening around us, Lord. And so, Lord, we pray that you will continue to speak to us. Precious Holy Spirit, you are our great teacher. Teach us your word. Enlighten us. Encourage us. Rebuke us. Correct us. Have your way in our lives, Lord God. Bless us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, preserving togetherness. Tatlong L lang po yung pag-uusapan natin. So, unang L po ay love one another. Yan. So, love one another. So, in John chapter 13, verse 34, it says here, a new command I give to you. Love one another as I have loved you, that ye also love one another. So, the new command is given. So, what is the old command? Bakit siya nagbibigay ng new command? So it's also there in Mark 12:30. This is the old command. Love your neighbor as you love yourself. The new command is love one another as I have loved you. So there's a difference now. Before, we love others basing on our love for ourselves. But now Jesus is changing it that you love your neighbor the way I have loved you, the way I have modeled love towards you. Okay? So, why do you think Jesus changed it? What's happening? I think Jesus saw na it's not working. People are not loving one another because for 2 reasons. Una is this first command, love your neighbor as yourself. We are more focused on loving ourselves than we love others. So, love one another as you love yourself. But we are more on loving ourselves. We love ourselves more than loving others.
You see, even when we love our neighbors, we are still thinking about ourselves. We love this person because I can get something from it. So there's always string attached. Okay, so we love people because we can have something in return. So that's not really loving. We love them, but we are really expecting something. So it's not really love. Okay, so there was this man, Greek mythology, Narcissus. So si Narcissus po ay sobrang pogi. Sino ba sobrang pogi dito? Ayan. So sobrang pogi niya na maraming patay na patay sa kanya. So patay na patay at ang iba nga nagpakamatay. May mga babae na sobrang in love sa kanya na hindi siya hindi niya pinapansin, nag-suicide sila. So very sad. So ito si Narcissus, pumunta siya sa pool and he looked at his reflection. Nung tinignan niya yung reflection niya, na in love siya sa sarili niya. Wow, ang pogi ko nga talaga. He was so captivated with himself that hindi na siya umalis ng tingin sa sarili niya. Parang mas, eto na yung pinaka-satisfying na nakita ko sa buong buhay ko. So hindi na siya tumingin sa kahit sanino. Hanggang sa namatay siya and meron nang umakyat na mga bulaklak. Yung bulaklak tawag dyan is Narcissus na flower. So doon na pinangalan sa kanya. Okay, so siya yung ehemplo ng sobrang love yung sarili. Our love is marred by selfishness. C.S. Lewis calls it, ito yung tawag ni C.S. Lewis dyan, loving the sameness of the others. Mahal natin siya kasi meron tayong nakikita sa kanya na kaparehas natin. Like, uy, gusto ko ito kasi parehas tayo ng ganito. Parehas tayo ng hilig, parehas tayo ng nagpapasaya sa atin, parehas tayo ng kahit ano. Okay, so we have sameness with that other person. So sabi ni Sis Lewis, actually, hindi mo siya minamahal yung taong yun. Yung sinatawag natin na in common, ay gusto kita kasi marami tayong in common. Pero actually, you're not loving that person. You're loving yourself na nakikita mo sa kanya. Ah. So in a way, sabi ni Sis Lewis, it's like a incest na parang ang mahal mo lang is yung sarili mo. You are just looking sa iba yung nakikita mo sa sarili mo na ay gusto ko to kasi parehas kami generous, gusto ko to kasi parehas kami ng pormahan, gusto ko to kasi parehas kami ng ano. So yun yung nangyayari. So we don't love others. We only love what we see in them na nasa atin. Yung pangalawa, so ito yung dapat natin is loving the otherness of the others. Ito yung pagmamahal. Na yung wala sa'yo, you still choose na mahalin siya. So kahit sobrang different nyo, magkaiba kayo. Sobrang opposite kayo. Siya sobrang ingay, ikaw sobrang tahimik. Siya sobrang outgoing, ikaw gusto mo lang loner. Okay, so, but you still chose to love that person. So that's loving the otherness. You find value yung pagkakaiba natin. Amen? So yun yung tinutukoy ni Sis Lewis na pagmamahal. That we should love the otherness of the others. Not just loving ourselves. Okay, so dahil dyan, yun yung isa na problem natin na we only love ourselves. Pangalawa, kung bakit hindi nag-work yung Mark 12:30 is because hindi natin love yung sarili natin. So love one another as you love yourself. Pero hindi mo naman mahal ang sarili mo. Paano ka magmamahal sa iba? So I usually ask this sa mga young people, sino dito yung hate nila yung sarili nila? So I see hands na tinataas yung kamay. You see, may mga tao talaga na sobrang ano nila sa sarili nila, sobrang higpit. Sabi nila, pat ko ginawa to, ang TNGA ko talaga, ang BOBO ko talaga, I hate myself, pat ko nagawa yun. So may mga tao na gano'n, sobrang hard nila sa sarili nila. And so they can't love because they don't love themselves. Okay, so yun yung struggle nila na they can't love. And so ang mga young people natin ngayon, kung ano-anong diskarte, makahanap lang ng pagmamahal. If you open your Facebook, mga freshmen, mga first year high school, 13 years old, ang mga pinopost, broken-hearted na agad. First year pa lang, broken-hearted na. Nung first year ako, nagtatatakbo pa ako. Pero sila ngayon, panay love life na lang. Okay, so ang tumatakbo sa isip, sinong magmamahal? Sad to say, yung pagmamahal na yun, dapat mahanap nila sa family. So pag hindi nila nahanap sa bahay, they will look for it somewhere else. And sometimes, mahanap nila sa maling tao. Okay, so yun yung we are all passionate, we are all looking for love. We have become beggars of love.
Okay, so ang mga lalaki, meron silang mga sariling mga galawan. Meron silang mga strategy para magka-girlfriend kasi desperado nga magka-girlfriend, no? Meron silang mga sinasabi na aabutin ko ang buwan. At ididribble sa iyong harapan, mapa-oo ka lang. So lahat na sinabi. So hindi lang po mga lalaki nagdidiskarte ngayon, pati mga babae nagdidiskarte na rin. Sabi ng lalaki, "Te, anong oras na ngayon?" Sabi ng ate, 0945-655-2778. Ate, number mo yan ah. Oo. I-text mo lang ako at ibibigay ko sa iyo buong oras ko. Meron na rin ganong galawan, no? So yung lalaki, nag-text siya. Sabi niya, tayo na? Nag-reply yung babae. Boyfriend niya to. Takot na. Nag-reply yung lalaki, tayo na, giliw, magsalon na tayo. Bigla siyang kumanta. So, we are desperate, we are looking for love. So, that's really sad, no, na yun na yung ginagawa natin. So, pagka hindi natin mahal yung sarili natin, mahihirapan tayo magmahal. Okay, so, especially it is really hard to love somebody na who has so many issues in life. Marami silang mga baggages, marami silang unsettled issues, kasi they will project to you something that is not you. Iisipin nila sa'yo na kung ano-ano. Keso ganito, keso ganyan, mahilig sila sa cheese, keso. So, ganun yung ano nila, trip nila. Okay, so, may nakita lang siya na nagbulungan, dalawa. Tapos, nung nagbulungan na yung dalawa, lumingon sa kanya. Inisip niya kaagad, pinagbubulungan ako nitong dalawa. Pinag-uusapan na naman ako. So grabe, ganun kagad yung iniisip niya. Eh, dumaan ka, nagkikwentuhan sila, napalingon sila sa'yo kasi ang ganda ng suot mo. Tapos iniisip mo, sinisabihan ka ng masama. You see, we see in others what we see in ourselves. How we perceive others is just a reflection on how we look at ourselves. Kung masama yung tingin mo sa iba, kasi masama yung tingin mo sa sarili mo. You are not forgiving to others kasi hindi ka mapagpatawad sa sarili mo. Okay, you are hard on others because you are hard on yourself. Okay, so mataas yung standard mo sa sarili mo, kaya mataas din yung standard mo sa iba. Dapat ganito kayo. Okay, so we have so many, sobrang taas. Okay, so it is really hard. So we are looking for love, we are begging. And to the point na we get married. Yan. So nag-asawa tayo kasi we want to be loved. Ah, siya na siguro yung knight and shining armor ko. Siya na siguro ang kukumpleto ng buhay ko. Another problem na naman. Kasi if you look for love, ikaw, naghahanap ng love, hindi ka kompleto. Another, naghahanap ng love, hindi kompleto. So silang dalawa, naghahanap ng love. Mahalin mo naman ako. Silang dalawa, naghahanap ng love, pero hindi sila nagbibigay ng love. Intindihin mo naman ako. Hiling ng intindihin, tapos siya hindi siya umiintindi. Okay, so both sila, kaya nagkakaproblema. Kasi yung love, they are so desperate for it na wala nang nagbibigay ng pagmamahal kasi they are always looking for love. Okay, so they are searching from the wrong people. You see, pagka ang pagmamahal hinanap natin sa iba, magkakaproblema tayo. Ang sabi nga sa text natin, love one another as I have loved you. Ang makakakumpleto lang po sa atin is si Jesus, yung pagmamahal niya. So pagka may nagsabi sa inyo na you complete me, naku, layuan mo na yun, delikado yun. Kasi ipipressure ka nun. I-expect niya sa'yo lahat na, la, sobrang pressure naman na buhay ito. Palagi kang hanapin sa'yo yung ano. So, you think that your husband will complete you? Tapos kung hindi ka makomplete ng husband mo, sige lang, baka nagkaanak kami, baka makompleto na ako. So, nandun na yung anak. You think na yung anak mo yung kukompleto sa'yo? Hindi pa rin. Tumanda na lang, umalis na lang yung bata. Yung anak mo, wala pa rin. Okay, so, your family cannot complete you. Your children cannot complete you. Your spouse cannot complete you. Okay, so hindi to. Your MA, your MDiv, your PhD cannot complete you. Only God's love can complete you. So if you are searching from different digtay ng digdang well, na asa na yung pagmamahal, asa na yun, while there's a, ano dito, waterfalls of God's love, pero ayaw natin doon, gusto natin ng sarili natin ano. So we need to find our worth sa pagmamahal ng Panginoon. Hindi sa pagmamahal ng mga tao. Kasi we marry not because we want to be loved.
We marry because we want to give love. We want to love that person. We want to share God's love to that person. Amen? Yan. So sa mga nag-iisip dyan na mag-asawa, yan. So choose to be filled with God's love. Okay? So, merong quotation dyan. Sabi nga sa quotation is, loving the one who loves you is human. Yan. So normal yon. Pag minahal mo yung nagmamahal sa'yo, it's human. Loving the one, hating the one who hates, hating the one who loves you is demonic. But loving the one who hates you is divine. Yan. So pag minahal mo yung nag-hate sa'yo, it's divine. And that's the kind of love that Jesus is talking about. It's my love towards the world. You are my enemy, but I chose to die for you. Okay, so that's what kind of love God is looking for, na ganun yung pagmamahal natin. Pangalawang L, lower your expectation. Tell the person next to you, lower your expectation. Sabihan mo yung katabi mo, babaan mo naman yung expectation mo. Can we read together yung verses? Kita ba? Malabo. So para sa mga nakakakita, kindly read with me. Psalm 103 verses 8 to 14. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserves, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as east is from the west, so far has He removed our transgression from us. As a father has compassion on his children, so the Lord on those who fear Him. For He knows how we are formed. Can we all recite that last verse? Yun, He remembers that we are dust. Alam niyo yung sikreto ng God the Father, why He can love us unconditionally, why He can be patient with us? This is His secret. He remembers that we are dust. Okay, so, grabe ang Lord. Sobrang mapagmahal niya sa atin. Meron siyang unconditional love. Yung sa Psalms na loving kindness, na yung Hebrew niya is hesed or kesed. Yung love na yun na stubborn love, a love that never gives up, na kahit bumitaw ka na, hindi ka pa rin niya bibitawan. Yun yung klaseng pagmamahal ang meron ng Panginoon natin. Pero tayo, ilang araw lang, ilang taon lang, ayaw na natin kaagad sa tao. Pero siya, grabe yung patience niya. Anong sikreto niya? He has lower expectation. Ano yung He remembers that we are dust? Interestingly po, ang Bible lang po natin ang merong creation story na galing tayo sa alikabok, from the dust of the ground, Genesis 2. Okay? Kasi po ang Babylonian creation story, ang mga tao galing sa dugo ng God, si EA. Okay? Dugo ng God. Tapos ang Egyptian naman na creation story, galing tayo sa clay. So anong kaiba ng dust at saka clay? Ang clay po may halaga. Pwede mo pang ibenta, tama? Pero ang dust, pwede ka ba na magwalis na dito ka muna, itatago kita, gagamitin kita in the future? May ganun ba? Diba ang dust is patapon. Labas talaga yung dust. So in a way, He remembers that we are dust, meaning He's not expecting so much. Okay? His expectation sa tao is real. Okay? Reality yung expectation niya sa atin. So Genesis 1, we are created in the image of God. Pag Genesis 2, we are created from the dust of the ground. Okay, so we are created from the dust of the ground. That is why God can always forgive all our iniquities. We are created in the image of God, Genesis 1. That is why He also expects righteousness. Okay, hindi ko sinasabi na you live in sin. That's not what I'm talking about. Because we are also both image of God, at the same time, dust of the ground. So once, as an image of God, we need to live a holy life. That is why, sabi sa Ten Commandments, basakin lahat ng mga idol, do not make for yourself an idol heaven above, earth below, or in the ocean, or anything. Don't make for yourself an image. Bakit? Kasi you are the image of God. You are my representative. As I am holy, so be holy. As I am righteous, so be righteous. Okay? So at the other end, tayo naman ay dust. Yan. Kaya mahaba yung pasensya niya. So
God has standard, but He has lowered His expectation sa mga tao. That is why He can always forgive. The problem is, expectations are everywhere. Tama? Pinanganak tayo na maraming expectation talaga. Pag pumunta ka sa workplace, what is your expectation? May expectation. Pag pumunta ka sa school, ano expectation mo sa school? Ano expectation mo sa class na to? Every baby that is born, meron ding expectation na pinanganak kasama nung baby yun. So may expectation din sa baby. Pagka may pinanganak na baby, nak, ikaw ang mag-ano ng pamilya natin, ikaw mag-aahon. At tay, baby pa lang, may ang laki na ng expectation sa kanya. So, ang hirap na no, ang laki na ng expectation sa'yo, di ka pa pinanganak. Meron nga isang baby na hindi lumabas. Kasi sabi na ng papa niya, nak, bilisan mo na lumabas at lumaki kasi ikaw na tasama sa akin, magdadaro tayo. Ayaw na lumabas, 10 months na, ayaw pa rin. Okay, so, natakot siya sa expectation. Okay, so minsan nakakatakot yung expectation at nakaka-brain freeze yung expectation sa atin. Okay, so yun yung danger nun. So, ang problema is, when we have expectation, palagi tayong masasaktan kasi ang mga tao, hindi po pinanganak para i-meet yung expectation natin. People are not born to meet your expectation. And so, once you put up so many expectation, you have prepared yourself to be in pain, and in pain. Kasi palagi talaga mababiolate yung expectation na nilagay mo. Especially pag unrealistic yung expectation na inilagay natin. Okay, so specifically we set up unrealistic expectation. Okay, so pagka meron tayo nun, i-prepare mo na yung sarili mo na palagi kang masasaktan. Okay? Pag uwi mo ng bahay, ine-expect mo na ready na yung pagkain, tulog na yung mga bata, malinis na, at kakain ka na lang. Pagdating mo ng bahay, ang gulo-gulo, nagtatakbuhan yung mga bata, kalat ang bahay, wala pang pagkain. So ikaw nagalit ka. Kasi, hindi nandun yung expectation. So, instead of expecting, communicate. Tell the person next to you, communicate. Okay, so, tawagan mo yung honey mo na han. Pagod na pagod ako galing work. Pwede ba pagdating ko dyan, kakain na lang ako? Sasabihin naman ng honey mo, love. Ah, iba yung tawag, no? Patay, sino yon? Han, ang gulo-gulo pa sa bahay. Hindi pa ako nakapaglinis, wala pang naluto. Pwede kain na lang tayo sa labas. Ayun, so na-reconcile nyo yung unrealistic expectation mo na hindi mo sinabi sa kanya. So, sometimes tayo marami tayong expectation pero hindi natin sinasabi. Okay, kaya nagkakaroon ng problema, bigla na lang nagtampo, bigla na lang di ka na kinakausap, tapos ikaw naman lalaki, nang hula ka na. Ano kaya nagawa kong mali? Saan kaya ako nagkamali? Patay na, lagot na ako nito. So mag-uusap na kayo sa mga, saan, anong kasalanan ko? So you say, kami po mga lalaki, hindi po kami manghuhula, ha? So huwag niyo isipin na manghula kami, kahit may propeta pa, hindi pa rin makahula sa isip ng babae. Okay, so you say, bakit ka nasasaktan? Hindi yung, ang insensitive mo talaga. Mahal mo lang yung sarili mo. Hindi mo ko mahal. Ganon. So, kung ano-ano na ang pinag-iisip, no? Eh, wala lang naman. Hindi lang naman niya na-communicate yung expectation na bigla na nagdabog ka agad. Okay, so the more you expect, the more you get hurt. You see, especially sa love. Ina-expect natin na pag nagmahal ka, hindi ka masasaktan. Okay? Pero in reality, yung binasa natin na text kanina, above all love. Because it covers a multitude of sin. Ibig sabihin, pag nagmahal ka, may sin ang mga tao sa'yo. At yung pagmamahal na yun, i-cover yung mga kasalanan na yun. Okay, so, ang pagmamahal, love and pain go together in this imperfect world. They are inseparable. They walk together. So, do not expect na, bakit ikaw pa? So, dami-daming pwedeng manakit sa akin, bakit ikaw pa? Ayan. So, sobrang nasaktan ka. Kasi hindi mo in-expect. Kaya nga, very painful. Very painful, di ba? Pagka ano? Very painful pagka, ayun. So, very painful pagka hindi mo in-expect. That's why betrayal is the most painful experience. Kasi hindi mo yan, ang betrayal hindi nanggagaling sa kaaway. Nanggagaling yan sa taong mahal mo. Okay, that's why it's the most painful experience people can ever have. Jesus experienced it. Pero anong ginawa niya sa betrayer niya? He washed the feet of Judas. He washed the feet of Peter na i-deny siya 3 times. So he still served them even though he knows na i-deny siya, i-betray siya. He still loved his betrayers. Grabe no, that's the love
that Jesus is modeling to us. Now He wants us to love because our expectation is now lower. So, when you love, expect to be heard. Sabihan mo yung katabi mo, when you love, expect to be heard. Okay, be realistic. Okay, para hindi ka pa... This is the paradox. When you expect to be hurt, hindi ka na masasaktan. Konti na lang. Okay, di ba? Kasi in-expect mo eh. Ah, in-expect ko na yun. Parehas lang naman tayo tao. Di ba? So, ah, ganito naman yung background mo. So, mas maintindihan kita. Okay, so, your expectation now has become real. And so, you have avoided many pain. So, karamihan ng mga pain na na-experience natin is self-inflicted pain. Tayo lang may gawa sa sarili natin. Kasi tayo nagagawa ng sobrang taas na expectation sa kanila. Pag nakabasag ang bata, malamang makakabasag yun. Bata yun eh. So, akala niya naglalaro lang siya ng hila. Hubos na yung pinggan niya, hulog-hulog na lahat. Tuwang-tuwa pa siya, basta may mabasag. Tapos pinalo mo. Okay, so, jab mo, iakyat mo yung mga babasagin. Para ano, hindi na siya mabasag. So, be real na, pinalo mo, huwag kang umiyak. Nahilo na siya. Ba't di ako iyak? Pinalo nga, normal na tendency sa pain. Dapat, pinalo, huwag kang angoy. Paano ba to? Paano ba nasasaktan na hindi umiiyak? Okay. Magaling ata ang mga ano, teenager dyan ngayon. Sikreto lang yung pag-iyak nila. So, pinalo, pero hindi umiyak. Hindi po tayo nagpapalaki ng tao. Bato po yung pinapalaki natin. Hindi natin siya pinaparamdam. Normal yun, bata. Iiyak talaga yun. Okay. That's the reality. So, we need to put a realistic expectation sa mga tao. Okay, so the problem is we love our expectation more than the people. Mas mahal natin yung expectation natin sa kanya kaysa sa kanya. Dapat line of nine lahat ng grades mo. Pag hindi ka line of nine, hindi kita mahal. Kailangan behave ka, kailangan mabait ka. Kung hindi mo gagawin yan, hindi kita mahal. Okay, so ang bata, very pressured. Elementary, high school, first honor. Pagdating ng college, nagbulakbul na. Nag-rebel din na, napagod na, kaka-comply. Kasi nga, very pressured. Kasi yung expectation yung mahal, hindi siya. Okay, so we really need to love the people. Tanungin mo yung katabi mo, sinong mahal mo? Expectation o ang tao? Okay? Ang expectation po, nakakatulong para maging better yung tao. Okay? Hindi yun ang expectation na magde-destroy sa taong yun. Okay, so we set up realistic expectation. Okay, kasi... Another question. Sinong ayaw na dito magalit? Taas ang kanang kamay. Sinong ayaw na dito magalit? Yan. So, thank you for the honest hands. Lahat tayo ayaw na natin magalit, no? Nakakapagod magalit. Papangit ka lang. Magkaka-wrinkles ka lang. Ilang taon ka na? Talaga? Hindi maniniwala sa akala nila. Nasa ano ka na? Ilang taon ka na? Pero, sobrang anong po pa. Okay, so, para pala hindi na tayo magalit, we need to lower our expectation. Bakit? Ito yung expectation natin. Ito yung performance ng tao. So the gap between the performance and our expectation is the level of our anger sa taong yun. Okay? Kasi hindi niya naabot. Hanggang dito lang siya. So ganun tayo kagalit. Pero kung binaba mo yung expectation mo, maabot na niya. Okay? So hindi na tayo palaging galit. Galit tayo sa asawa natin, galit tayo sa anak natin, na palagi ka na lang galit. Okay? So... Ang mga anak din, palagi na rin galit. Ginagaya lang po tayo. Okay, so, yun po yung picture niya. So, I'm not saying na wala ng standard. Okay, importante yung standard. We maintain our standard, but we lower our expectation. Kasi standard is important. Andun yung standard natin. Pero yung expectation natin, we change it basing sa people na kadeal natin. So, you wear their shoes. Say it with me. Wear their shoes. Yun, suotin mo yung sapatos nila. Para marlaman mo yung pinagdadaanan nila. So, puntahan mo yung level nila. Go down to their level. Para mas maintindihan mo sila. Hindi yung, sa panahon namin, grabe sobrang sipag namin nung kabataan namin, kayo cellphone lang. Ganun. So, hindi mo siya i-compare sa panahon nyo. Kundi, pupuntahan mo yung panahon niya at paano mo siya matutulungan sa panahon niya. Okay, so we don't compare sa ating ano kasi magkaiba yung background na natin, magkaiba na yung kinalakihan. Okay, so yun yung reality. So ibaba natin yung expectation, maintain lang natin yung standard. Merong isang tao nagsabi sa akin, kayo mga Christian ang plastic nyo. Nag-aaway kayo, tapos magkakasama pa rin kayo sa church. Nagsisiraan kayo pero magkasama pa rin kayo sa church, sabi niya.